Ano bang itsura ng tunnel? Or underground? Hindi siya tunnel, basement siya, underground. Anong itsura po? Nasa ilalim ng parang stage. Ito naman ho kasing mga media na to, mahilig gumawa ng intriga eh, no? Ang sinasabi ng NBI, hindi tunnel, underground, hinuhukay pa lang sa ilalim ng stage. Siguro, gagamitin yon isa sa mga pang-surprise sa mga dadalo dyan sa kingdom na yan. Merong biglang lalabas dyan sa ilalim ng stage, di ba? Meron ho kasing ganon, pero hindi forget merong underground, meron na ho kagad tunnel. Huwag ko kayo maniwala kay Torres, sinungaling ho yung diwata na yun. Kasi... Hoy, Tore, at itong si Romel, makinig kayo, ha? NBI na mismo, sino ba mas mahusay sa inyo? NBI o police? At tingin ho natin mga kababayan, pagdating sa Intel, eh wala na hong tatalo sa NBI dyan. Pagka NBI na ho kasi kumilos, talagang pulido at talagang sumusunod ho sila sa batas. Dito sa video na ito mga kababayan, makikita ho natin yung kaibahan. Ha? Yung kaibahan ng kung paano kinandak ng NBI yung paghahanap kay Pastor Apollo Quibuloy, yung paghalughog dyan sa kingdom, at doon sa approach na ginagawa ng ating kapulisan na kitang-kita yung kabrutalan. Dito ho natin makikita mga kababayan, at kita nyo naman ho sa video, talagang nakikipag-cooperate ang mga abogado. Ang abogado ng KOJC, yung mga membro ng KOJC, dito sa mga kawani ng NBI, wala naman ho kasing problema eh. Paiintulutan naman ho yan ng mga ano, ng mga abogado, ng mga membro ng KOJC. Basta idaan nyo lang ho sa tama. Hindi ho nakita nitong si Pastor Apollo Quibuloy. Wala hong nangyaring karahasan dyan sa paghahalughog ng NBI na yan dyan sa kingdom. Isa ho yan sa papanuurin natin. Tayo naman ho natuwa kasi dito ho nakita sa video na to na kung saan pagka dinaan ho sa mabuting usapan, hindi na ho talaga aabot doon sa karahasan na gustong mangyari ng mga kapulisan, lalong-lalo na niya si Romel at niya si Tore. Sila ho talaga yung pinakabarumbado at parang wala na hong sinusunod na batas itong mga tao na to, yung tipong basta gagawin ho nila lahat, basta kahit na yung dating, kahit na parang labagin ho nila yung batas para mahuli lang ho nila itong si Pastor Apollo Quibuloy. Sa bagay, balita ho natin, yung si Tore Diwata, eh gusto ho niyang maging PNP. Siguro ang gagawin niyang stepping stone tong issue nitong kay Pastor Apollo Quibuloy para ano ho siya ang pumalit dito kay Romel. Pero bago ang lahat ng yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho, eh, sobrang sena ho natin dyan. At shoutout dito kay Musikero sa Bukid. Nakita ho natin ito sa kanya, talagang napakatindi ho ng mga sinabi dito ng abogado ng KOJC at ng NBI. Yan ho ang bibigyan natin ng reaksyon dito sa video na ito. Mabilisan lang ho itong mga video natin ngayon dahil marami ho tayong pinagkakabalahan. Pasadaan ho muna natin ang mga maiinit na kaganapan ngayon sa social media. Tingnan nyo ho ang kaibahan nitong si Barbers nung panahon ni Tatay Digong at yung Barbers ngayon. Shoutout muna dito sa iniidol natin kay Ma'am Sasrugando Sasa. Kayo, mga congressman, mga senador, awayin nyo na lahat. Ha? Yung tipong bumanat na kayo, basta hindi sablay, pagka napansin kayo niyang si Ma'am Sasrugando Sasot, naku po, pati yung mga statement nyo noong 2016, 2015, baka nung kapapanganak nyo, makikita niyan sigurado. Ito ang tono nitong si Barbers noong 2017. The human rights violation are definitely not coming from a direct order from President Duterte. Napakausay o. Pakinggan nyo ito mga kababayan. This is probably the result of some eager Bieber PNP officer running after those drug lords and drug pusher. Yan ho ang tono nitong si Barbers noong 2017. Pero ngayon ho mga kababayan, pinagsangkot-sangkot na ho nila yung issue ng Pogo, yung AJK, yung nakakalito na ho sa totoo lang mga kababayan. Quad Committee. Talaga hong binabayo ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaso, yung hong paninira na yan, base sa ating naoobserban sa social media, hindi ho umuubra. Pati dito sa mga naglalabas ang survey, ha?
Dito mga kababayan, Mindanao is the most satisfied with VP Sara Duterte, lowest for PBBM and House Speaker Romualdez. Ganito lang ako kasi yan. Ah, sa mga susunod na panahon, sa susunod na kampanyahan, oo, ipagpalagay natin na may makinarya na. Ah, meron ng mga ensaymada, talyanista vlogger, yung mga bayaran na vlogger, itong administrasyon ni Bangag. Okay lang ho yun, walang problema sa atin yon. Ibigay na ho natin sa kanila yon. Pero pagka nagsalita na, yung mga mahihirap, marami ho kasi naghihirap dyan sa bahagi ng Pilipinas yan, dyan sa Visayas at Mindanao, no? Marami ho tayong mga kababayan dyan na talagang lumuluwas pa ng Maynila para makipagsapalaran. Pagka yan ho ay nangalampag, pag panahon ng kampanya, pagka yan ho ay mga nagsalita ho yung mga yan, sila ho yung ang merong pinakamalakas na boses. Kaya kahit ano pang pangtatakip ang gawin ni Marcos Jr. sa mga OFW. Ngayon ho mga kababayan, sa totoo lang nakikita natin, talagang itong mga OFW pinipigilan ho. Tinatabunan ho yung ang boses ng mga OFW ngayong mga panahon itong si Marcos Jr. Pero panahon ho ng kampanya, yung mga Mindanawan at tayong mga vlogger na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yaang mga OFW, pag nagsama-sama ho tayo, panigurado, ma-overwhelm yung mga binayaran nitong si Tamba, nitong si Marcos Jr. na para patahimikin, no, yung naratibong gusto nilang ipush sa sambayan ng Pilipino, madali lang hong iribat yung mga yan. Kaya hayaan lang ho natin silang, kasi mga bangag nga yung mga yan, diba? Feeling nila, naluloko nila tayo, feeling nila, paniwalang-paniwala tayo sa mga sinasabi nila. Siguro ganun nung naiisip nitong mga walang yang to, lalo na yung mga bangag dyan sa Malacanang. Akala ho nila, naluloko nilang sambayan ng Pilipino. Pero yung mga datos, hindi pwede magsinungaling yan. Itong magpinsan na Marcos at Romualdez, sinusuka ho sila ng mga dabawi, ng mga Mindanawan. Ito pa ho mga kababayan. O base ho sa pinaka-latest na ilinabas na survey ng SWS, kulelat pa rin ho itong magpinsan. Ah, ito hong satisfaction rating nitong si ano, nitong si Marcos Jr. 27. Itong kay Tambaluslos 29. Buti nga yan, kahit yung 29 niya, hindi pa ho totoo yan eh. Malamang sa malamang, marami na namang nabusog dyan sa SWS niyan eh. Ano bang ginagawa niya si Tambaluslos? Oh, dito kay Escudero, lato yan, kargado yan mga kababayan. Hindi na lang nila pwedeng bigla ang tanggalin dyan sa survey itong si Vice President Sara Duterte. Dahil mapaghahalata o at mawawalan ng credibility ang kanilang ano, ang kanilang survey. Pero lato yan mga kababayan, yung mga maglalabasan ng survey na yan. Hindi na ho tayo naniniwala dyan mula ngayong mga panahon na to. Pagkayang si Tambaluslos, tumaas sa survey. Pagkayang si Chis Escudero, napakatagal na ho niyan sa Senado, wala hong nagawa yung mama na yan. Pagkayang mga yan, umaalagwa sa survey, alam na ho natin ibig sabihin kung anong klaseng survey yun. Kargado ho pagka ganun ang nangyari sa survey. Pagkayang si Tambaluslos at yung si Itchis Escudero, tumaas ho yan sa survey. Panigurado ho, marami hong nabusog dyan sa SWS nung ilinabas yung survey na yan. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan na ho natin yung naging ambush interview ng NBI kaugnay dyan sa pag-aalugugo nila dyan sa kingdom. Ito ko mga kababayan. Pinasok namin yung kingdom consists of 4.2 cars in 3-story kingdom, and meron siyang underground. Pinasok natin yung buong area, and so far wala naman tayong nakita mga akusado including Pastor Kibuloy. Bakit walang nangyaring balyahan dyan? Bakit walang nangyaring tulakan dyan sa pagpasok ng NBI na yan? Yan ho kasi, dyan ho natin makikita na handa namang makipag-cooperate yung mga membro ng KOJC, mga abogado nila. Handa naman ho. Ang iniiwasan lang kasi dito, kaya gustong hintayin ng mga membro, yung mga abogado nila, yung mga tagapagsalita nila, para at least mag-guide yung mga mag-search, yung mag-serve ng warrant kay Pastor, magawa yung mga bagay na yon according sa batas. Hindi yung tipong nag-uusap pa lang, inaakyat na ho ng mga kapulisan yung gate eh. Hindi ganun. Meron din namang karapatan yung mga taong nananalangin doon sa mga lugar na yun. Bali ho yun. Wala pa nga sa 50% masyadong mainit sa loob. Tapos na kami nag-search this afternoon. Hindi na kami pabalik.
kasi sinabi na yung mga PNPs I cannot comment that, but based on our inspection this afternoon, based on our search, kasama namin yung mga NBA agents, hindi naman siya ganun ka matagal siguro. It took us 1 hour. Sir, may nakuha ba tayong info na nandito si Pastor sa NJ? To be honest, wala kaming sa amin na agency, wala kaming nakuhang info. So para maklaro lang talaga yan, pinasok na namin para maklaro kung andyan ba talaga o wala. Hindi natin nakita si Pastor. Hindi namin nakita. Kahit 20 years, pagka si Pastor Apollo kay Buloy, ayaw niya magpakita, hindi niya siya makikita. Yun sinisigurado natin dito mga kababayan. Hindi niyo makikita yung mama. Kung ayaw niya magpakita ng 50 years, hindi niyo siya makikita. Yun sinisigurado ho natin dito. Dahil yan ho, walang pinirwis yung tao yan. Hindi kagaya ng mga drug lord, yung mga kriminal. Yun ho talaga, linalaglag ho yun. Pagka merong nakakitang tao dyan sa mga yan, linalaglag ho sila. Pero yung mama na yan, marami hong tinulungan sa Davao yan. Kumbaga, baluarte ho niya yan. Wala hong pinerwis yung tao yan sa Davao. Kaya kung gusto nyong makita yan, suntok sa buwan ho yan, di nyo makikita yung mama na yan. Marami hong nagmamahal dyan sa mama na yan. Kung kayo, galit na galit kayo, yung si Romel, yung si Tore, yung si Lisa Araneta Marcos, yung si Tambaluslos, yung si Marcos Jr. Kung kayo, galit kayo sa mama na yan, marami din naman anong nagmamahal dyan. Kaya hindi nyo basta-basta makikita yan. Napaka-imposible ho, mga kababayan. Ang kingdom lang ang pinasok namin, pati yung mga, may mga banks doon, no? May mga residents na marami din, mga quarters, pinasok namin. So far, wala kami nakita. Naging hirap ang pag-search natin, sir, ngayon? Hindi naman, kasi the KOJC personnel, as well as dito yung mga lawyers nila, pinapasok naman tayo. How about dun sa Tamayong, sa Glory Mountain, and sa Prayer Mountain? Wala pa. Before na search na rin namin, so far, wala din kami nakita. But I do not know this time. So this afternoon, ito lang yung focus namin dito sa KOJC. Sir, after this, sir, may motion ba tayo to request the alias warrant? Actually, meron ng motion for alias warrant. Hindi namin alam kung anong resulta. Okay na. Thank you. And, tingin ko, ito, naawa ako dito sa ahente na to. Mayayari ko to kay Boeing. Hawak ko kasi yun ni Boeing yung NBI na yan. Kung di ano yan, kung hindi matatanggal sa pwesto, marirelieve o kung ano pa mang gawin dyan o i-assign sa ibang lugar, mayayari ho yan. O baka nayari na yan kasi late na ho tayo dito sa reaction natin na to eh. Medyo busy ho tayo ngayong mga panahon na to. Kaya sa mga susunod na araw, medyo dadalang ho yung ating mga upload. No? Pero antabay lang ho kayo mga kababayan. Basta nagkaroon tayo ng pagkakataon, ahatiran ko kayo dito sa PH Update. Ang mga matitinding update nga. Diba? Lastly, I would like to emphasize that we serve the warrant of arrest in a very peaceful and orderly manner. Sir, yun! Stephen from the OQGC. Yun ang importante doon. Yung orderly manner, ika nga. Yung hindi yung nagdala kayo ng anti-riot police, para saan? Meron bang riot doon? Wala nang riot doon. Ginulat nyo nga yung mga tao. kayo nga nagra-riot eh. Well, this proves now that the KOJC is very cooperative. The search was done in a very peaceful, orderly manner. And we hope and pray that the PNP will take notice of the search being conducted this afternoon, that it was conducted properly by elements of and agents of the National Bureau of Investigation. Means to say, sir, hindi kailangan marahas to do the search. Hindi kailangan na magdala ka ng maraming armas dito kung makipag-cooperate po sila sa amin, no? Wala namang problema yon if they will properly cooperate with us. No need to show force. No need to bring armor lights, no need to bring a lot of helicopters, and no need to use drones and other armaments po. The KOJC is always cooperative if done pursuant to the rules of court and if done properly. Attorney, sabi ng PNP, payagan daw sila makapasok dito para makapag-search. Hindi daw sila magdadala ng mga firearms po. I think there is no need anymore. That would be the 7th or 8th times that they would be doing that, and that would be a
the service already to the warrant. It's no longer a service. If they will do that, it will be a disservice to the warrant of arrest. Ma'am, we also get the statement of the Executive Secretary of the Kingdom of Jesus Christ. Yes, you have already heard na the NBI naman, proper government agency, para dito, nag-search sila, patala sila ng information that we will search sa COPPA. Of course, we opened our doors to them. As you have... Kudos sa ano, sa kudos ka sa KOJC. Napakagaling ho ng ginawa nyo na yan. Yan ho ay nagpapatunay lamang na pagka ilinagay sa ayos yung pagsiserve ng warrant, yung search warrant, eh nakikipagtulungan naman ho itong mga membro. Diba? Sa tingin natin yung ginawa nila nung June 10, ay July 10 ba yun o June 10? Oo. Kung inintay lang nila yung mga abogado ng KOJC, di aabot sa ganun, yung gigibain yung gate, yung may masasaktan, may mga matotraumatize na bata. Hindi ko siguro aabot sa ganun. Kaso, itong si Marvel at yung mga amo ni Marvel, yung si Avalos talagang nagpupumilit, di ba? Well, already seen. We have cooperated well. Kung sino man talaga pupunta. Basta maayos lang naman po yung hindi naman kami lalabag sa batas. So, we are, as you have seen, this compound, kinayagan namin pati ang media na makapasok kung hindi na kayo nakasama sa search. But, hindi to kayo. Ngayon, we're a peaceful, loving people. Resident ito ng mga kingdom na... Saka, tayo ha, hindi yun natin pinagtatanggol dito yung ano, yung KOJC. Hindi lalaki ng ganyan yung organisasyon na yan. Kung gumagawa ho sila ng ano, kalokohan. Siguro yung mga ano, yung mga natanggal na membro, yung mga ano, ginawan nila ng issue para siguro dahil na rin sa inggit. Inggit ho kasi yan eh. Yung inggit ho talaga, ano, napakapangit ho niya, kaya wag ho kayo mainggit. Ano lang, maging masaya lang ho kayo kung anong... Basta masaya yung mga ginagawa nila sa buhay nila, maging masaya ho kayo para sa kanila. Ganun lang yun. Diba? Yung nainggit lang ho dyan, yung mga membro ng ano, ng KOJC. Malamang sa malamang, yung mga ano, yung mga natanggal, yung mga gumawa ng kabalastugan, yung mga nangurakot sa loob, yun ho yung ano, na gumawa ng kalokohan. Members and full-time medical workers, mga missionaries. So this is our home, at kung gusto mong pumasok kahit kaninong bahay, magbigay po kayo naman kayo. Galangin nyo naman yung pamamahay natin. Yan naman ang hiniling namin, yung patas na talaga. Naaayon talaga sa ating batas. If ever, ma'am, babalik ito ang PNP at magdadala ng maraming tao, ma'am, ang gagawin namin. Nasabi na ng legal team namin na deservice na yon. But basta wag lang silang marahas. At wag lang silang, kagaya nung una, nung June 10, nakita nyo naman, naka-full battle gear sila at napunod sila bat at mga terorista yung mga namumuhay lang kami ng payapa dito sa compound na to, tahimik. Ano mensahe natin sa PNP po? Yun lang, kung ano yung batas, sundin lang natin yung batas. Naaayon sa batas at patas lang talaga na ano, gagawin yun. Yung service yun yung para sa mga mamamayang Pilipino, lalo na dito sa KOJC na ito nga, ayusin lang talaga nila yung gagawin. Yun lang naman ang request na para sa ating mga kapulisan. Meron pa rin naman tayong respeto, ayaw natin mawala yun. Ginagalang natin sila. Huwag lang talaga silang gagamit ng lakas. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Salamat. Receive na, sinabi ba natin ang ano? Yes, yes. We already received a copy of the peace order and I think the KOJC has already decided to find ways as to how to properly answer it, and they have assigned lawyers to answer that, no? Separately. Okay. The next time around, attorney, na pupunta dito ang PNP, na parang ganun pa rin yung style nung June 10, are we going to push to file a case? Actually, we filed cases already. And nakakaawa nga yung mga ordinaryong policemen po na nadadamay. Sana po yung mga general po ay sundin po nila yung batas. Kung ano yung nakasaad sa batas, rules of engagement sana yung i-follow po nila. Kasi kung babalik na naman sila dito and to implement the same warrant of arrest, na-serve na po ngayon eh. So what would be the reason why would they do that again? Okay. After ng peaceful na pag-serve po ng arrest warrant, are we going to seek for yung offer ng MNLF na security? Itutuloy pa rin po ba natin? The KOJC leadership is considering the same. Although it has not yet decided on the matter, magkikita pa po kami ni Sir Mong po about the... Nako, yari kayo dyan.
Hindi lang kasi yung mga ano KOJC yung kinakantinyo diyan. Napakaraming miyembro ng KOJC diyan sa ano Mindanao. Kaya pagka kinantinyo diyan, parang kinakantinyo yung buong Mindanao. Pagka binarambado nyo yung mga miyembro yung KOJC, yung si Pastor Apollo Kibuloy, parang binarambado nyo yung lahat ng miyembro ng KOJC diyan sa buong Mindanao, sa buong Pilipinas. Eh majority ng mga ano niya nakatipon diyan sa Mindanao. Oh. Talagang magkakaroon ng mas malaking problema yung mga pinaggagawa nitong sibangag pagka pinagpapatay po. And everything is still in the works po. RD, may we have a confirmation po if may nakita po tayong tunnel sa hangar as claimed by the Philippine National Police, specifically ni Torre? Hindi kami napunta sa hangar. No? Dito lang kami sa loob ng kingdom. And meron dong underground. So far date pa naman tapos, pinasok din natin. And lastly, no, ito yung sinasabi namin director, eh, nakikiusap kami sa NBI kung baka daw sakaling gustong sumuko ni ano ni Pastor Kibuloy tsaka yung mga co-accused, eh, willing naman kaming tanggapin and willing kaming ilagay sila sa safe na kung saan sila pwedeng ilagay. Ano ba itsura ng tunnel? Or underground? Hindi siya tunnel, basement siya, underground. Nasa ilalim ng parang stage and actually hindi pa tapos. Sobrang dilim, walang aircon, walang ilaw. And gumamit na lang kami ng mga cellphone and flashlights. Under construction, RD. Under construction. Wala naman palang tunnel. Ito talagang si Torres, sinungaling. Nuknukan ng kasinungaling yung mama na yan. Thank you. Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ha, sa patuloy na pagsuporta. Mag-ingat po kayong lahat. Halina't ang Pilipinas.